Hello. Good morning, everyone. Ayan. Hello po sa mga naka-tune in. Good morning po. Sa mga naka-tune in po, paki-type po kung saan kayo nanonood at sabihin nyo na rin good morning from Tibalbal. Ganyan. And to people po na bago lang sa Shalom International Ministries, we welcome you po dito sa ating live. And of course, sa mga taong nandito, pwede bang smile lang ninyo yung katabi ninyo? Ang challenge dito yung mata. Kita sa mata na nakasmile kayo. Like this, oh. Alright. Okay. Ayan, so, ayan, nag-greet na po natin ang lahat. Can I encourage everyone? Alam niyo po ang nangyayari sa ating bansa. Maraming nangyayari, tama, sa ating government. Pag ibang, dahil lang sa political party, nag-aaway-aaway na sila. But can I encourage everyone to let us all pray for the unity of our government sa pandemic na nangyayaring ito? Okay ba? Okay, ganun din po sa mga naka-tune in. Can we all just bow down our heads and let's pray. Heavenly Father, good morning. Lord, today we just want to lift up the Philippines to you, especially our government, the people po na namumuno sa country namin, our president, our vice president, that they will have unity to solve problems. And of course, our senators, our congressmen, and ganun din po ang aming mga mayors and everyone po dito sa LGU. Lord, we pray for the unity for our country. Lord, the people of the Philippines will be lifted up, O Father. We ask, O Father, of your protection and your blessing, the policies that are being passed, the laws that are being passed. Father, we pray that your will be upon them. Lord, wag niyo pong hayaan na masira ang aming bayan because of bills and policies that are not right in your sight, that are not right, Panginoon, morally right. Father, we pray that you continue to be with the Philippines. And Lord, also we want to pray for our city, Baguio City. Father, we pray for the improvement and ganun din po yung cooperation ng bawat isa living in this city. At the same time, we pray for our barangay. Father, we pray for our, of course, our kapitan, O Lord, na ikaw po patuloy na tumulong sa kanya in governing, Panginoon, ang aming barangay, especially po yung mga nakatira sa Irisan. Father, we pray for the protection that comes from you. Lord, ano man pong sinasabi ng media or this pandemic, O Father, we believe in your power, we believe in your protection. And Father, we lift up po yung mga families who are affected sa pandemic na ito. And Lord, ganun din po yung bawat isa na nandirito. Father, we pray for our businesses, of course, ng mga church people. Lord, we pray that they will grow yung kanilang career din, Panginoon. And they will be a blessing, a light to their community, to their field, sa career nila, sa workplace nila. Father, we pray na your will and your spirit will be there, O Lord God, to convict the people, O Lord. Our main mission here on earth is to lift your name and glorify you, Panginoon, and share the gospel. Father, we also pray for the families of everyone na meron pong unity, merong love, merong care, and especially the communication, Panginoon, na maayos po ang communication sa loob ng family, that we are able to express our feelings, our love sa kanila, at makita po nila, Panginoon, na mahal namin sila, at ganun din po yung mga parents, that they can show to their children, Panginoon, na mahal nila sila, Panginoon, na yung family, Panginoon, ay meron pong love na hindi na po namin hahanapin sa labas. And Father, we also pray for the kids, the next generations. Father, they are the hope of our country, and the Panginoon, sila po yung magke-carry ng next na yung banner, Panginoon, na binigay ninyo. And Father, we pray for them, O Lord God, continue to be with them, Lord, na mag-grow po sila sa church, sa words mo, Lord, especially yung relationship nila sa inyo. Lord, habang bata pa sila, lumalim na sila sa inyong salita. At naniniwala po kami that this next generation will be stronger, will be greater, Panginoon, that they will work harder, Panginoon, para sa ikabubuti ng inyong kingdom. And Father, we pray for everything, O Lord, the things that are about to happen. We give you this special day. This special day, Panginoon, the start of the week, Sunday. And Lord, we thank you very much for this Sunday na binigay ninyo, a rest day, Panginoon, and a day where our souls will be fed.
Lord, na ang spirit po namin will be in communicate again with you. And Lord, we thank you very much for everything that you're about to do sa church na ito, ganun din po sa mga naka-tune in. Father, continue to be with them and guide them. And Lord, this we ask in Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Kuya Ivan. Amen. Sino po ang excited ngayon? Ayan, baka sa mga mata nyo, nakikita ko na excited na kayo. So, come on, tumayo po tayong lahat. At, ayan, sinong tignan mo yung mga katabi mo? Ayan, tignan mo muna. Diba, ang gagwapo, ang gaganda, diba? Kasi anak kayo ng Diyos. Magaganda at mga gwapo tayo. Amen. Ngayon, parinig nga ng palakpak ng mga anak ng Diyos yung excited ka. Yeah. Parang pang-artista yan ah. Yung mas malakas pa. Ayan, amen. Alam kong excited na kayo. The Lord is good, amen. Ang Panginoon ay sadyang mabuti sa atin. He is faithful. Every day sa buhay natin, binibigyan niya tayo ng opportunities. And now we will give our worship and praises. Amen. So come on. Father, praise you. Your mercy endureth forever. Come on, Lord, you're good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, Lord, you're good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Come on. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, let's worship today. We worship you. Lord is good, amen. Amen. Come on, let's sing to the Lord today. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, you declare with your voice. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Your mercy endureth forever. Come on, let every people say. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, we worship. We worship. You are good. Come on, the Lord is good, amen. Amen. Yes, you are good, Lord. The Lord is good, amen. Come on, let's keep our clap. You are good. All the time, all the time, you are good. You are good all the time, all the time, 'cause you are good, you are good all the time.
all the time. You are good. Come on, you're good. You are good all the time. All the time. Cause you are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, we worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, for the last time. We worship. Amen. The Lord is good. Amen. He's faithful. And ngayon, kanina nung nagbabasa ako, sabi sa nung ano, it's my devotion na sa may Ephesians, sabi kasi ni Paul doon na praising toward the goal. So, karamihan sa atin, we have the goal in life. Amen. May mga goal tayo, mga dreams, mga gusto nating ma-achieve. And pag meron po si Lord sa buhay natin, ma-achieve natin yan. So today, we will leave everything that we have para kay Lord. Kasi siya lang naman yung nagpo-fulfill sa atin. Maybe yung mga tao will broke you, but the Lord will faithful. He is faithful. Lord, huwag mong isipin yung nakaraan. Isipin mo kung ano yung meron ngayon na opportunity. And in this day, this is our opportunity to give our worship to the Lord. The best worship that you can give. Hallelujah. Oh, you are. Hallelujah. Come on, open your mouth. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. You are forever in my life.
we worship the Lord. Open your mouth. Oh, you are faithful, Lord. Come on, church. Come on, open your mouth and thank God for His faithfulness sa buhay natin. Oh, you're faithful, God. Oh, we love you, Lord. We love you, Lord. Oh, as we sing again, that God is faithful today and forever. Hallelujah. Oh, you are. Hallelujah, Lord. Oh, you are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me, your righteousness, and I look to and then
For the Women's Conference this year. We know that you are all ready and excited to register. Registration is just a few clicks away, so just follow these simple steps. Number 1, go to the website of GDL Philippines. Number 2, create an account or sign up. You may also log in using your Facebook or Google account. Of course, do not forget to input your full name, church name, contact number, email address, and nominate your own password. Whether it is your first time or second time to register in the GDL Philippines website, please take note that you will be asked if you are a pastor's wife, primary leader, cell leader, or others upon registration. This is for us to provide you with the level of access that you will be having on the day of the conference. The site will then ask you to verify your account by sending an email to your registered email address. Lastly, when you have completed these steps, you will already see the Watch Stream button. You will be receiving an email confirming your registration. That's all that it would take for you to have access to the online sessions happening on March 18 to 20, 2021. Make sure that every woman in your family, workplace, church, and network registers. Again, let us break history as we gather virtually. Okay, so ang napanood lang po natin is about Women's Conference. Sabihin nyo nga, Women's Conference. Ayan. And to all na nakatune in, pakitype naman Women's Conference. Ayan. So, ang unang announcement po natin, ang ating Women's Conference. So kapag ikaw po ay babae, we encourage you po, talk with your cell leader at mag-register na kayo as early as now. Kasi March 18 pa lang siya, pero mas maganda makapag-register na tayo. Okay ba yon? Kung hindi nyo po alam kung paano mag-register, just talk to your cell leader, i-guide kayo ng inyong cell leader para kayo ay makapag-register kasi online siya. Okay? And then we'll find solution on how yung mga walang internet, will find solution on how we can all watch yung mga, I mean, the women. Yung mga babae na makapagpanood. Okay. hintayin muna natin yung men's conference sa mga lalaki. Tama? And of course, we also encourage you to have, to join us sa ating prayer gathering every Wednesday. Sabihin nyo nga, every Wednesday. Ayan. So ang ating prayer gathering starts at 7:45. Nag-o-open na po tayo ng Zoom. So sinesend po yun sa ating group chat. And then i-click nyo lamang po yun. So mag-install na kayo ng Zoom
application ninyo. So free po yung Zoom application, free po yon. Install nyo lang po either sa inyong laptop or of course in your mobile device. So 7:45 magi-start na tayo and matatapos tayo ng 9. Okay? Of course, mag-ano pa tayo doon, magkakamustahan tayo. I assure you po na it's fun to join the prayer gathering kasi makikipag-pray ka with your fellow Christians, 'di ba? Ang saya noon. And of course, our first fruit, kapag first fruit po, ano, sulat niyo na lang po, 'di ba? You have your own envelopes. And then you have your code name. Kung wala pa kayong code name, kausapin niyo po yung cell leader at pwede rin naman yung pangalan ninyo. So isulat niyo po yung name ninyo and then ilagay niyo po yung na first fruit siya para alam po ng mga magbibilang or yung mga treasurer natin. And of course, we have our bank account sa mga naka-tune in, nakalagay naman po diyan ang ating bank account number. So Metro Bank, tignan niyo lamang po. And ang first fruit po kasi pinapanalangin, tama? Ako po ano, gusto kong ipanalangin talaga kaya nag-set ako ng day kung kailan ako magbibigay. Nag-set din ako ng days kung kailan ko siya ipapanalangin kasi challenging talaga pag hawak mo na yung pera, tama? Matitemp ka na bawasan. Pero pag first fruit po kasi para kay Lord talaga yun, buong buo. Ayan, so yun lamang po. And thank you, may I call? Of course, gusto ko pong sabihan yung mga magko-collect ng ating offering. Ayan, so can we all pray for our offering? Pwede bang tumayo na rin tayo para mas madali nating makuha? Diba? Mas madali ninyong makuha or mabunot yung envelope or yung money. And reminder pala, dun sa pera, wag nyo pong ano, pag hindi nyo pa siya na envelope, wag nyo pong lukutin. Let's give respect po, i-honor po natin ang ating Panginoon, di ba? Huwag nating lukutin. Okay lamang po, sabi ng Panginoon, nakikita niya ang puso ninyo. So wala yan sa halaga, okay? Let's give respect sa ating Panginoon at ayusin natin ang pagbigay or paglagay sa doon sa basket. Ayan. So come on, let's all just bow down our heads. Heavenly Father, Lord, we thank you very much for the blessings that you continue to pour on our life. Sa aming family, sa yung mga sources of income namin, Lord, we thank you very much. And we honor you, Panginoon, through this offering. Gusto po naming magpasalamat. This offering, O Lord, serves as a loyalty sa inyo na ang aming puso ay nasa inyo pa rin, Panginoon. At Lord, I pray na each and everyone po na magbibigay ng offering nila, I pray that you continue to bless them, their sources of income, protect them, Panginoon. Ganun din po ang kanilang mga businesses, ang kanilang career, ang promotion sa kanilang buhay. And Father, we pray, Panginoon, that you will open more big opportunities, open big ideas pa, Panginoon, especially sa mga businesses, Lord, and ganun din po sa mga career na bawat isa. And of course, the studies ng mga students and the children, Panginoon, continue to protect them. And we thank you very much and we give you the praise, the honor, and glory. And this we ask in Jesus' name, Amen. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow so I can understand it fully. Tingnan nyo yung mga kapaligid nyo, hindi lang yung kakilala nyo, batiin ninyo. Amen?
batiin ninyo naman yung mga kahit hindi nyo kilala at ngitian nyo sila. Amen po ba? Amen. Okay. Nalipat akong tiyag mic. At is meron taga Sinyas doon sa likod. Okay, so ngayong week, medyo lumamig naman. At kanina ata, nasa 19 degrees tayo. At least medyo pinmodot basit niya. Anya? Ah, 9 ba? Ay, 9, gayam. So talagang linmamin. Ngayon magyaman tayo tahanmat nga hindi lumamig yung pananampalataya pa rin natin. Amen. Na kahit malamig man na naramdaman natin, pero yung pananampalataya natin ay mas lalong umiinit tayo sa Panginoon. So makita ko yung mga iba dito, mga mukha ay hindi ko kilala. At welcome bawat isa sa atin. Amen. Palakpakan naman natin sila. Yung mga nag-invite, we appreciate you na patuloy pa rin na mag-i-invite po tayo. At kung kukulangin na po tayo dito sa ating service na ito, ay kailangan balik tayo muli sa 8 to 9:45 a.m. kung talagang kulang na. Amen. Kaya po, bakit mayroon tayong reservation ay para alam natin yung mga mauupo. Actually, hindi po naisali yung mga primaries. Kaya sabi ko, basta punta rin kayo, mga leaders, at kayo na magsasacrifice. Kaya pag nagpa-reserve kayo at wala sila, meron silang upuan, pero pag nandito kayo, ay kailangan punta na lang sila doon sa baba. Sila ang magsasacrifice. Amen. Kaya bakit meron tayong reservation? Yun nga, yung capacity lang kasi natin. Kulang talaga itong venue natin. Para alam natin na mag-a-adjust. Kaya very important po na mag-pa-reserve po kayo. So at least Saturday, malaman na yung mga nagsusulat diyan para kung tama na o pwede pa. Amen. Okay, yung mga nandiyan naman sa ating live streaming sa ibang bansa. At maganda rin naman makipag-comment kayo kung saang bansa kayo nandiyan. Kaya mga maganda yung pangalan natin na may international, at least nung nagka-COVID, naging international talaga tayo. Amen. Iba't ibang bansa talaga. Binibilang ko mga 5 bansa. So maganda po, ilagay nyo kung saan bansa kayo. At kung nandito naman kayo dito na sa Pilipinas, sabihin nyo kung saan kayo dyan sa Pilipinas. At kayo rin nandito sa ating barangay, ilagay nyo pa rin kung saan purok kayo. At para alam naman namin na nakikipag-engage pa rin kayo. Okay, so ito nga po na yung first Monday nitong February ay na topic natin about yung first love, don't neglect the main thing. And last Sunday about yung principle of first, yung principle ng first. At ngayong linggo naman po ang aking ibabahagi, what matters most. Sabihin mo sa katabi mo, what matters most. Sige, bigyan mo ng diin, what matters most, sabihin mo sa kanya. So ilagay nyo dyan sa comment box ninyo, what matters most. Ano ba yung mas higit pa? Okay, so ang teksto po natin, ito po sa 1 Corinthians 13 verses 1 to 13. So, basahin po natin sa NESB version, New American Standard version. So, ganito po ang sinasabi. If I speak with the tongues of men and of angels, but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and I know all mysteries, in all knowledge, and I have all faith so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. Love is patient, love is kind, and is not jealous. Love does not brag, it's not arrogant, does not act unbecomingly, it does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails, but if there are gifts of prophecy, they will be done away.
If there are tongues, they will cease. If there are tongues, they will cease. If there is knowledge, it will be done away. For we know in part and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will be done away. When I was a child, I used to speak like a child. Then, like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I did away with childish things. For now we see in a mirror dimly, but then face to face, now I know in part, but then I will know fully, just as I also have been fully known. Verse 13, but now faith, hope, love, abide these three, but the greatest of these is love. Okay, so dito po mga kapatid, na observe po natin dito, bakit nilagay ko yung bold na red doon, para ma-observe natin dito po sa mga 13 verses na ito, 9 times, sabi mo sa katabi mo, 9 times. Siyam na bisis pong inulit-ulit itong apat na litra na ito, yung love na ito. At pag sa Bible kasi, pag 2 times o 3 times ay mayroon pong sinasabi. May diin po na gusto niyang sabihin dito. So dito lang po sa ating chapter na binasa, 9 times po na paulit-ulit na sinabi po itong salitang love na ito. Kaya ito po, ang ito pong love na sinasabi dito, hindi po ito yung philos o yung philia na love. Na ibig sabihin, yung hindi po ito yung brotherly love. Hindi naman po yung sinasabi dito na love ay hindi naman po yun yung eros. Ito po yung about sexual love o yung romantic. Pero ito pong love na sinasabi po dito ay it's about agape o yung agapao. Sabihin mo nga, agape love. So ito po ang sinasabi po dito. Ito kasing chapter, alam po ninyo siguro pag pumupunta rin kayo sa kasalan, mostly po, very familiar sa atin itong chapter na 1 Corinthians 13 dahil palaging ito po yung kinukote o binabasa. Amen po ba? Pero ito po, si Apostle Paul po, nung sinulat niya po ito, it's not about eros or philia po, itong love na sinasabi, but it's about agape love. Ang nung sinulat po niya ito na naka-address unang-una dito sa mga taga-Corinthian church na ito. So it's about agape love. Ito. Okay, so what matters most. So, ito po yung ating title dito. So, nasabi ko kanina ng author po dito, walang iba kundi si Apostle Paul. Kaya yung tinatawag na mga Pauline Epistles, 13 po na books itong kanyang sinulat dito sa New Testament. So, ito pong Corinth Church na ito, Corinthian believers na ito, ay inestablish po ito ni Apostle Paul nung nandoon pa siya sa kanyang pang-second missionary journey. Alam po natin sa first missionary journey, second and third yung missionary journey po ni Apostle Paul. At mababasa mo po doon sa history ng church, doon sa Book of Acts. Kaya doon sa chapter 13, mabasa mo doon nag-umpisa yung kanyang first missionary journey. So itong second missionary journey niya, ay dito niya po na puntahan itong Corinth na lugar. At dito po, 18 months, 1 year and 6 months na bago na nagkaroon ng church, ito pong Corinth na ito. At ang mga believer po dito ay kasi siya po, pag doon po sa Corinth, mayroon pong mga Hudyo. Ang mga Hudyo po, nakakalat po sila sa iba't ibang lugar. At pag may Hudyo po doon, sila po ay nag-gather every Sabbath at mayroon po silang synagogue. Meron po silang sinaguga, doon po sila nag-gather. Kaya si Apostle Paul, nung pumunta po sa Corinth, pag Sabat, pumupunta po doon sa sinagog ng mga Jew, at doon niya po isinishare o binabahagi about kay Christ, yung Messiah na inaantay nila. At ito po sa mga Jew ay talagang ang dami pong naniwala doon sa sinasabi ni Apostolo Pablo na doon sila naniwala na si Kristo pala yung Messiah. Siya pala yung Christ na talagang inaantay pala nila. Kaya siya po ay nakikipag-debate dito sa mga Hudyo at talagang pinatunayan niya talaga na si Jesus yung Messiah. Kaya ang dami pong mga Jew dito sa Corinth na naniwala
unang-una po pati yung si nangangalang Sustinis na siya po yung synagogue ruler na nando doon. Siya po yung isang pinaka-leader doon sa synagogue na niwala at maliban doon sa mga Hudyo, kaya ang dami rin pong mga Jew na naging believer dito sa Corinth na ito. At mostly rin po mga believers dito ay mga minority lang yung mga Hudyo, ay ito pong mga pagan Gentiles na mga Grego. Yung mga tao po kasi mga dito mga Greek speaking sila, mayroon ding mga Hudyo na Greek speaking. Alam po natin ang mga every kingdoms pag kinakanker nilang isang lugar ay itinuturo po nila yung kanilang language. Alam naman natin po na si Philip the Macedon, siya po yung tatay ni Alexander the Great. Nung time po ni King Nebuchadnezzar, yung naging empire po yung Babylon. And after that, tinalo ng Medo-Persia ang Babylon. And after that, tinalo naman ng Greece itong Medo-Persia. Kaya naging empire din po itong Greece na ito. At after that, ang Greece po, tinalo rin po ng Rome. Naging empire din po ang Rome. At every pag tinatalo po nilang isang lugar, yung kanilang language po ay yun ang ituturo nila sa mga tao. Hello? Kaya yun ang magiging salita ng mga tao. Dito po sa atin, bakit English sa international salita? Eh alam naman natin, ang Amerika, siya yung pinaka-powerful, kaya naituturo yung mga English language. So ganun po ang nangyayari noon pag kung nakakanker nilang isang nasyon, maglagay sila ng isang governor, at dapat maituro sa mga tao yung mga language nila para yun ang magiging lingwahe nila. Kaya dito po sa time na ito, maraming mga Hudyo rin na Greek speaking sila at mostly po na naging believer dito mga pagan Gentiles. So dito sa Corinth. Kaya imagine ninyo nung 18 months na na-establish yung church na ito, para bang baby na naipanganak na hindi pa nga hampay nga napusot, di ba? Hindi pa na-win. At 18 months po, and after that, may persecution din doon. Mayroong nag-u-oppose. And after that, pumunta po si Apostle Paul doon po sa other na lugar, doon po sa Efeso. Kaya doon, dito po sa mga theologians, ay sabi nila yung date of writing nitong Corinth na ito ay nandun sa AD 55 to 56. Halos magkasunod doon sa sinulat niya dito sa Romans. AD 57 yung Book of Romans na sulat. At sinulat po ni Apostle Pablo itong 1 Corinthians na ito nung nandoon na po siya sa kanyang third missionary journey doon sa Efeso. Kaya yun po doon niya sinulat itong 1 Corinthians na ito. So dito po mga kapatid na kung bakit sinulat ni Apostle Pablo itong Corinthians na ito, para i-address niya yung mga church problems. Sabihin niyo nga, church problems. Kaya normal lang pala sa mga simbahan na may problema. Hello? Dahil yung nandoon, mga taong buhay, hindi patay. Iba't ibang mga ugali, iba't ibang mga pamilya, pinanggalingan nila, iba't ibang mga culture nila. So dito po, hindi lang isang problema, mga problems ang gusto niyang i-address din dito sa Corinthian Church. At magbigay din siya ng solutions doon sa mga problema nila. So ito pong Corinth na ito mga kapatid, ito po yung ancient city of Greece. Pinakaunang siyudad nitong Greece. Di ba yung Greece, nasa Europe po yun mga kapatid? At alam natin ang Greece, doon po nagumpisa yung mga paligsahan, yung mga laro, pati yung pagtakbo. Kaya doon sa Corinthians 9 ay sinabi rin ni Apostle Paul about sa pagtatakbo, may rules na dapat sa pagtakbo. Madidisqualified ka kung hindi mo susundin yung rules. So karamihan po, pagbabasahin natin yung history, saan nanggaling yung sports, sa pagtatakbo, sa Greece po nag-umpisa po yun. So ito po mga kapatid, magkita natin na itong Corinth na ito, ito po yung ancient city of Greece at ito yung pinakasikat na Greek chief city nung Paul's time, nung time po ni Apostle Pablo. Gusto kong gawin sana na maipapakita para makita natin kung saan yung location nung Corinth na yon. But
kulang tayo ng ano sa para sa at least makakonect tayo yung geographical settings nitong text natin. So dito mga kapatid, makita natin itong current na ito ay kagaya po nung time natin ngayon dito sa Pilipinas, ang dami po nating mga syudad, ang dami pong nandoon ng mga prosperous cities natin at mga populations, kaya mga politicians gustong-gusto nila yung mga halimbawa pag tatakbo ka sa national, nililigawan nila yung pinakamaraming population na lugar para at least mas maraming boto. At kung mas maraming population din po doon na city, ay talagang pati rin po yung economy niyan, yung income, malaki-laki rin po. At iba't iba pong mga pwedeng negosyo ang nando doon. Iba't ibang klase ng mga tao nando doon din. Kagaya rin po nitong current na ito. Itong pong current na ito, sila po yung intellectually arrogant, mga arrogante. Pag magbabasa po tayo sa mga books natin about books, di ba, ang daming mga Greek philosophers. Sa kanila, gustong-gusto po nila yung palagang very intellectual po itong mga Greek people. Pero sila po ay intellectually arrogant sila. Hindi lang po yun, materially wealthy ito pong current city na ito. At morally corrupt. Sabihin mo nga, morally corrupt. So itong current po na ito ay nag-worship din po sila sa mga Greek gods nila. Hindi lang po isa yung Diyos-Diyosan nila, marami. Kagaya po yung shrines ng Apollo, yung shrines ni Hermes, yung shrines ni Heracles, yung shrines ni Athena, yung shrines ni Poseidon. At ito pong current na ito, yung most significant na pagan cult temple po nila doon sa kanilang Acropolis, kasi yung upper mountain nila, doon po nila inilagay yung pinaka temple ng isang diyos-diyosan nila. Yung tinatawag po nila na itong si Aphrodite. Ang tawag po ng mga Romans dito ay Venus, yung goddess of love. So nando doon sa pinaka highest mountain na ito. At dito po, ang isang tao pag nag-worship po doon sa temple ni Aphrodite o yung Venus na yon, ibinibigay niya yung kanyang sarili niya doon sa about mga immoralities na mga bagay, about sa mga sexual desire. Kaya ito po yung pinaka-main purpose bakit sinulat niya Apostle Paul about itong love na ito. Hello? So ito po, itong city na ito ay lahat po ng klaseng kasalanan ay nandi dito, nagfa-flourish dito sa current na ito. At talagang ito yung pinaka-sensual city. Para bang sa Amerika, sabi niya yung Las Vegas, yung Sin City daw. Sabi niya sa Asia raw ay itong Macau. Di pa naman ako nakapunta, pero titignan mo lang sa internet. And dami-daming mga bagay din. Magaganda rin, pero sabi nila Sin City raw. So itong current, nung time po niyan, ay talagang ganito po ang kalagayan nitong current na ito. Kaya po si Apostolo Pablo dito, yung primary reason niya, nung sinulat niya po itong 1 Corinthians na ito, itong sulat niya ito para i-address niya po itong mga bagay-bagay, itong mga serious problems dito sa Corinthian church na ito. Biro nyo, 18 months lang. Diba, pag sa baby, sabi ko nga kanina, hantay nga napusot. Sa baby, diba, 2 years old, 3 years old, mapusot dan. Handa nga agdidi. Mabalin siguro, nagdidi nga 5 years old pa, awanan iti, ada siguro madidi nang awanan iti no trains niya. Ba? Oo, kinakantsawan pa, ba? Nung nasa 7 years old pa ako, hindi naman ako nagdidi, pero yung kamay ko ang dididiyak. Pag kumakain pa raw kami, palagi akong tinatawanan kasi pag kumakain ako, gaganon na eh. Tapos parang naantok. So ito po, yung Corinthian church na ito ay ang daming nare-report po kay Apostle Paul nung nandoon na po siya sa Efeso na mga problema, mga disorders nitong mga Corinthian church na ito na sa kanila ay parang magaan lang, okay lang sa kanila. Kasi sa kanilang background nga, pinagagawa na nila yung mga iba't ibang bagay. Daming mga gods pa nila dyan noon.
At ito sa kanila parang okay lang yung mga bagay na pinagagawa nila, pero kay Apostle Paul, napakabigat, kasalanan. So sa salita ng Panginoon ay hindi maganda, hindi tama itong mga pinagagawa nitong Corinthian Church na ito. Kaya yun yung gusto niyang adresan na isabihin dito sa Corinth na ito, na mga believers. Hindi lang yun, bakit niya sinulatan itong Corinthians na ito para i-provide niya yung about counsel, instructions, about yung mga, sabi ko kanina, iba't ibang mga katanungan nila. Ang dami nilang katanungan para masagot yun, para maliwanagan sila. At ito pong mga katanungan nila, it's about sa doktrina, about sa katuruan, about sa mga problems ng immorality, about sa fellowship with sexually immoral people, na okay ba na makipaggawa sila sa mga immoral peoples din, ba? About sa marriage, about sa fornications, about sa disorders sa public worship nila, at about sa mga, kasama na dito yung Lord's Supper na mga problema na ginagawa nila. Hindi lang yon, about sa secular na lawsuits nila between Christians, nagdidimandahan sila. Believer to believer, pumupunta sila doon sa court, talagang nagdidimandahan, kahit kunting bagay lang, demanda na. May kakilala ba kayong ganun? Kahit kunti lang, barangay na. Barangay hul na. Agkita tayo, barangay. Pwede namang pag-usapan, pero barangay ka agad. Magugulat ka lang, bakit may sumun ka galing sa barangay, yung kapitbahay mo pala, binarangay ka. So, ganun po ang mga Corinthian church na ito, ang pinagagawa nila. Kaya po si Paul dito, sinabi niya dito sa kanyang sulat na about sa pag-worship, iba't ibang klase ng pag-worship, pati rin sa about gifts. Meron pong iba't ibang manifestation din yung ng gift o yung kaloob ng Holy Spirit na naibigay sa bawat mananampalataya. Na ginamit po niya yung human anatomy, yung katawan. Na ang katawan may mata, may gamit ang mata, hindi pang lakad. Ang ilong, may gamit ang ilong, pang amoy. Ang tainga, may gamit nitong tainga, niya, pang dengeg. Ang kamay, pang hawak. Ang paa, pang lakad. So ginamit niya po yung human anatomy para maintindihan na hindi iba't iba kung ano yung kamay ay yung mata ay hindi function ng paa. Hindi function niyang tinga. At iisang katawan yon pero may unity. Ganun ang gusto ni Apostol Pablo na ituro sa kanila dahil sila nga ay parang yung mata mas importante na. Hindi na kailangan yung kamay, yung paa. Iwala rin. Hindi naman makapunta kung saan gustong pumunta kung hindi gagalaw yung paa. Di po ba? So, yun yung gustong sabihin ni Apostol Pablo sa kanila dahil nandudunga sa kanila yung bragging. Meron yung nagiging arrogant na yung bawat isa sa kanila. Yung iba sa kanila, dinodishonor na nila yung iba. Parang sabihin ba niya, aba, yung gift ko na ito, mas mataas pa yung kisa sa'yo. Ganun yung ginagawa nila. Binababa, tinatapel down. Kasi mahilig nga sila sa mga debates eh. Kahit pa nga sa debates, nandoon sila sa plaza, kahit itapel down nila, kahit apakan nila sa yung isang tao, para lang yung manalo sila sa debate. At sa church, ina-apply na nila yon. Kaya nung nakareceive na sila ng mga gift, bawat gift nila, aba, mas maganda, Christopher, mas maano yung gift ko kisa sa'yo. Parang babaan na yung ginagawa nila. So, ito po ang makita natin. Kaya, ito pong sulat ni Apostle Paul ay makita po natin kahit may mga konti po tayong babasahin dito about sa mga issues na ito para malaman natin. Okay, bakit niya sinulat itong chapter 13, mayroon pang chapter 1, papunta sa chapter 12, 14, 15, and 16. 16 chapters po itong Corinth po na, 1 Corinthians po na ito. So, 1 Corinthians chapter 3 verses 1 to 3. Ito po yung sabi ni Apostle Paul sa kanila. Brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly. Sabi niyo nga yung salitang worldly. Makamundo. Yan. Mere infants in Christ. Mga bata pa. Mga babies pa kay Kristo.
I give you milk. Di po ba ang mga baby talaga gatas? Hindi pwedeng pang solid food pang ibigay mo sa mga babies pa. Not solid food, for you are not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. In verse 3, sabi dito, you are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere humans? Ito po yung sinasabi niya sa kanila. Ito pong kinakausap niya, mga matatanda po ang mga ito. Hindi po literal na mga babies. Di po ba ang mga babies, pag may laruan po sila, naglalaro sila, kahit hindi niya laruan, gusto niyang kunin sa kanya. Aagawin, tapos iiyak pa yan. Kasi nakasintro nga sa sarili niya, yung gusto niya, focus sa kanya. Di po ba? Na-observe naman natin mga maliliit pa, mga bata. At ito po, makikita natin itong pinaggagawa nila. Okay, so ano pa? Yung sabi doon, yung about jealousy and quarreling sa kanila. Hindi pa yung, meron pa yung about divisiveness, yung pagparti-parti, parang factions, bawat isa sa kanila. 1 Corinthians chapter 1, verses 10 to 13. So sabi dito, I appeal to you, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid na lalaki at babae, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, in that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. My brothers and sisters, sabi niya, some from Chloe's household have informed me that you are there, that there are quarrels among you. Diba? Naipabalita sa kanya sa kabahayan ni Chloe. What I mean is this, ito yung pinagsinasabi nila. One of you says, I follow Paul. Another, I follow Apollos. Another, I follow Cephas. Peter, si Peter po itong Cephas na ito. Still another, I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? Sabi ko nga kanina, itong mga Greek people na ito, sa kanila kasi yung pag ang isang tao ay talagang naiinganyo sila, believe na believe sila. So yung iba po dito mga believers, believe sila kay Apostol Pablo. Alam naman po natin ang background ni Apostol Pablo, educated po siya na tao. Siya po ay talagang Roman citizen po siya, pero Hudyo siya. Pero kung sa time sana na natin, parang lawyer, attorney itong si Apostol Paul na ito, dahil sa laws ng salita ng Panginoon, kabisado niya. Dahil siya po ay Pharisee of Pharisees. Sa mga Pharisee, mas mataas pa yung position niya. Kaya ang daming believe na believe itong mga Corinthian believers sa kanya. Naging idol nila itong si Apostol Pablo. Kaya sabi nila, kay Pablo ako. Doon sila believe na believe. Parang idol nila itong si Apostol Pablo. Pero yung iba naman, kay Apollos. Mabasa niyo po itong si Apollos sa chapter 18 ng Acts. Isa rin po itong eloquent man. Talagang may adamot iti niya. Very expressive po na tao ito. Kaya yung mga tao din, gusto rin nila kay Apollos. Kaya sabi nila, kay Apollos ako. Yung iba naman, kay Cephas o kay Peter. Si Peter po, alam naman natin yung background po niya sa education, uneducated po itong tao. Pero itong tao, pag naglalakad lang, yung anino lang niya, gumagaling yung mga misakit. Kaya yung mga tao, gusto nila rin si Cephas. Ito ako. Kaya ang nangyayari na doon sa body of Christ, parang nadidivide na, mayroon ng division. Kanya-kanya na. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, kay Kristo ba ay na-divide ba siya? Nasina ba isuna? Lahat po yung si Paul, si Apollos at Cephas, isa po yung nagligtas sa kanila. Walang iba kundi si Kristo lamang. Kaya gusto ni Apostol Pablo dapat may unity o dapat may pagkakaisa sa kanila. Amen po ba? So sabi ni Apostol Paul sa kanila, were you baptized in the name of Paul? Nabaptized ba kayo sa aking pangalan? Parang sabi niya, naligtas ba kayo dahil sa akin? Ako ba ang kaligtasan? So ito yung gusto niyang
ituro po sa kanila dahil mayroong ang division. Dito ba, about sa Lord's Supper naman, sa 1 Corinthians 11:17 to 22, doon sa public worship nila, nag-gather sila. But in giving this instruction, sabi niya, I do not praise you because you come together not for better but for worse. Tingnan mo nga yung kasama mo kung pumunta dito na for better. Hindi nagpunta dito na para bang ibabad trip ka. Nandito para maging blessing sa'yo. Sa ngiti na lang kahit ikaw ay problematic, talagang nai-encourage ka na. Tingnan mo yung katabi mo. Kung hindi for worse yan na pumunta dito. Sila po, pag nag-gather sila, for worse, hindi for better. So ito rin po, nakita po natin dito, for in the first place, when you come together as a church, I hear that the divisions exist among you. And in part, I believe it. Naniniwala ako. Eh siyempre, very reliable yung nagre-report sa kanya. For there must also be functions among you so that those who are approved may become evident among you. Therefore, when you meet together, it's not to eat the Lord's Supper. For in your eating, each one takes his own supper first. And one is hungry and another is drunk. Tingnan mo, ma-imagine nyo. Yung Lord's Supper kasi nila, doon sa ginagawa, malaki po yung tinapay na hati-hatiin na paghati-hatian nila. Yung isa po, ang ginagawa na nila, pumunta na pang ano na, pang gabi na niya. Gutom. Yung kakainin na niya para sa kanya. Yung iba naman, magpupunta doon, lasing. At ayun na. Instead na naging, ano na, distraction na doon sa church. So ito po yung mga ginagawa po nila para nag-gather sila. Sabi dito, what? Do you not have houses in which to eat and drink? Or do you despise the church of God in shame, those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? In this, I will not praise you. Ma-imagine niyo itong mga pinagagawa nila. Kasi sa pag nag-worship po kasi sila sa dating doon sa mga goddess nila, lasing sila, kung ano yung gusto na nilang gawin, pwede. Kaya ina-apply na nila nung nanampalataya na sila, ganun pa rin yung ginagawa nila pag nandoon sila sa church. Hindi for better, but for worse ang pinagagawa nila. Kaya sabi ni Pablo sa kanila, hindi ko kayo pinupuri sa inyong mga ginagawa na ito. So ito po yung kanyang sinasabi. Hindi lang po yun, it's about sa tolerance of sin. Kagaya po nitong insist. Sa kanila parang tinutolerate lang nila, parang okay lang yung ginagawa ng kasamahan nila. Alam po natin yung insist na ito, ito po yung sexual intercourse between persons so closely related. Alam nila yung anak may relasyon, sexual intercourse doon sa kanyang stepmother. Buhay yung kanyang tatay, parang okay lang. So itong mga other believers na ito, instead na i-rebuke nila, i-confront nila para magbago yung tao, okay lang. Parang normal lang. Kasi doon nga sa goddess nila, sa kay Aphrodite na ito o kay Venus, okay lang na pinagagawa nila ang anong mga bagay. So sa church, ganun din sa kanila, ay okay lang, tinutolerate nila yung mga bagay-bagay. So normal lang sa kanila. Ano pa ang makita natin dito ay hindi po nila sinisiparate o hinihiwalay yung sarili nila doon sa mga pagan practice pa rin. Nandoon sila sa gatherings, kung ano yung ginagawa yung dating practice nila sa nung hindi sila nananampalataya, ginagawa pa rin nila. Walang pagbabago sa buhay nila. Tignan mo yung katabi mo kung may pagbabago. Walang pagbabago pa rin sa buhay. Kaya yung ibang mga hindi nananampalataya ay parang okay lang naman, walang pinagkaiba. Yung dating ginagawa rin naman nitong mga Corinthian church na ito, parehas din naman sa ginagawa nitong hindi nananampalataya. Walang distinction sa kanila.
So ito po yung mga bagay-bagay na makikita natin dito. So balik po tayo sa ating title about what matters most is love. Sabihin mo sa katabi mo, love. So ito po, it's about agape love. So yung essence po nitong practical Christianity is loving people. Sabihin mo sa katabi mo, loving people. So dahil sa ating new birth, sa ating Panginoon, ay na-receive po natin ito. At mayroon po tayong capacity and ability na mahalin yung mga tao na ito. Kahit yung mga difficult people. Tignan mo yung katabi mo kung difficult people yan. Difficult ba na madil yan o sa kausap lang ay ang hirap kausapin? So ang Diyos po ay talagang nagbigay po ng niya kakayahan para mahalin natin ang mga tao din sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. Amen po ba? So ito po yung most powerful force in the world o sa mga Kristiyano na pwede nating mahalin pala yung mga tao sa pamamagitan nitong agape love na ito. Amen. So dito sa chapter 13 pala dito, bakit nakita natin yung background, malaman natin para at least alam natin yung bakit ba nandito itong chapter 13 na ito, na ipinapakita ni Apostol Pablo ito yung excellent way. Bago kasi pumunta dito sa chapter 13, doon sa last verse ng chapter 12, sabi niya, ipapakita ko pa sa iyo yung, sa inyo yung most excellent way. Dito kasi sa chapter 12 about spiritual gift, pagpunta doon sa chapter 14, it's about gift din ang sinasabi. Kaya bakit nandito itong chapter 13 about love naman ang sinasabi, parang malayo. Pero gusto pala niyan sabihin na kahit mayroong mga spiritual gift na yan na ibigay na yan, ang mas higit pa pala dito ay yung pag-ibig. Amen. It's about love na gusto niyang i-emphasize po dito ni Apostol Pablo. Kaya po yung spiritual gift ay very important po bawat mananampalataya para po sa proper function ng church. Ang spiritual gift po ay naibigay bawat isa sa kanila para hindi para sa kanilang sarili, pero para sa body of Christ. Pag-function nila para sa katawan ni Kristo. Kaya po mga kapatid, pag may gift ka man, hindi para sa iyo yan. Para sa kapatid ki Kristo yan. Para gamitin mo yan para sa body of Christ. Amen po ba? Amen. So ito po sa text natin na ito, talagang dinidescribe ni Apostle Paul yung character of love na ito para maintindihan ng bawat Corinthian believers na ito. Para makita natin na to show us love in action. Love is action. So if there is no action, it is not love at all. Ulitin ko, love is action. If there is no action, it is not love at all. So dito lang po sa first three verses na nabasa natin kanina, verses 1, 2, at saka 3 dito, makita natin dito na nagpapakita po si Apostle Paul ng halimbawa dito na kahit meron ka ng mga gift na ito, ay ito po, pag kahit nasa iyo yung mga gift na ito, pag wala kang pag-ibig, sabi niya, nothing. Andiyan ba si Rudy? Ayan. Si halika nga dito, Dave, kahit hindi mo alam mag-drum, hawakan mo nga yung drumstick. Ayan. Asan ba yung cymbal diyan? Ala, tuktukan man yung cymbal dito. Sa gusto mong pagtuktok, wala naman kasi tayong gong eh. Ayan. Imagine mo na isa kang drummer. Successor ni Rudy dito. Ayan, tuktok man dito, cymbals. Pigsam. Pigsam ah. Paspasam nga mang tuktok. Sige, tuktok ang bay. Paspas. Parang mahiyain ka eh. Lakasan mo pa. Sige man. Paspas. Sa kanila kasing, doon sa goddess kasi nila, ay
yung inano nila itong gong at saka cymbals. Ang sinasabi ni Apostle Paul sa kanila dito, mga Corinthian church na ito, kahit na sa kanila ang lahat ng mga spiritual gift, pag wala naman yung love o pagmamahal, nothing. Awan, iti ko na diyan nga, sir-sirbina. Para bang, di po ba sa multi, di ba sa addition, 1+1? Andi? 2. Agpaiso? Sigurado? 2+2. O ako na kung nag-value, di ba? Pero sa multiplication po, kahit 1 digit, 2, 3, 4, 5, 6 digits, 7 digits, yung 1 million times 0. Ay, panpanunuto na pala. Mano? Di ba, 0? Kahit any digit na i-multiply mo sa 0, 0 pa rin. So, yun po yung gustong sabihin niya pusulpul sa kanila, kahit nasa sa inyo na lahat yung mga gift o kaloob, pag wala rin namang pag-ibig, 0. Yan po yung gusto niyang sinasabi sa kanila o ini-stress po dito sa mga Corinthian na believers dito. O kahit gusto mong dyan, maupo, pwede. Yeah. Kung gusto mong bumalik, okay rin naman. Ayan. Okay, so dito makikita natin doon sa binasa natin sa verses 1 to 3 ay talagang sinasabi, it's about gift po yung sinabi doon. Pero pag wala ka rin naman palang, kahit nasa iyo na lahat yung mga gift, kung wala kang pag-ibig, wala rin naman pala. So dito sa 1 Corinthians 13 ay naisulat po ni Apostle Paul dito sa kanila dahil nga sa nandoon yung divisions nila at para i-confront o para itama sila sa kanilang pinagagawa at para magkaroon sila ng pagkakaisa. Sabihin mo sa katabi mo, pagkakaisa. Diba, gusto natin pagpunta ka sa church, gusto mong may unity yung church. Pero pag may division yung church, kanya-kanya, ayaw mo. Kahit ikaw na bago, kayong mga baguhan pa lang, ang gugulo naman yung mga simbahan nila, yung mga taga-simag na yan. Nag-aaway-aaway naman ng mga yan. Ayaw mo talaga. So ito po, mga kapatid, na sa atin din po itong section on love na ito, ay nasulat po ito para maipreserve po yung unity ng church para po hindi sirain ng pagkanya-kanya o yung about division, factions na ito o yung mga ano pang mga bagay-bagay na pinagagawa nila. At sa atin din po bilang isang church ay nai-apply din po bawat isa sa atin ito. Amen. Sa mga mag-asawa, pati rin po sa atin ito. Hello. Amen po ba? Sa mga pamilya, o sa mga tao na hindi pa nakakaalam sa Panginoon. At dito sa atin dito, sabi ko nga, iba-iba po yung mga cultures natin, tribu natin na pinanggalingan natin, upbringings bawat isa sa atin, pero bakit nandito tayo na nagkakaisa dahil sa ating Panginoong Hesukristo? Amen po ba? Amen. Okay, so ito po mga kapatid na kailangan po nating magbago at matuto tayong magmahal. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mong magbago at matuto kang magmahal. So ilagay nyo dyan sa comment box ninyo na kailangan kong magbago at matutong magmahal. So love is greater than. Okay, so i-click mo nga dyan na glidel. So ito po, love is greater than speaking in tongues. Sabi ko nga, ang language po nitong mga believers dito, Greek language po ang salita nila. Major na language po nila yan. Yung mga Hudyo, of course, Greek speaking yung iba. Yung iba naman, mga Hebrew po yung language nila that time. At yung iba naman, pwedeng alam nila yung Aramaic. Diba? At ito pa, nung nagkaroon na sila ng gift, nakareceive pa sila ng gift, nabaptize sila ng Holy Spirit, yung speaking in tongues. Kaya ang sabi nila, yung gift na speak in tongues, wow, mas mataas na sa lahat ng mga gift. Kaya pag nag-worship sila, nagtatang silang lahat, ang ingay-ingay na wala ng order. Out of order na yung worship nila.
Kaya sabi ni Apostol Paul, kung pupwede sana, at least may dalawa o tatlo nang nagsasalita sa iyo ng ibang lingwahe at manahimik kayo para dapat mayroong mag-i-interpret para maintindihan kahit baguhan na papasok diyan sa simbahan, maipatarus kung ano bang ibig sabihin yung speaking in tongues. Di po ba pag nag-worship tayo, mayroon yung time na nag-speak in tongues. Hindi natin naintindihan po yun. Ako rin. Pero yung interpretation of tongues, pag may gift po yung mag-interpret yung tongues, para maintindihan natin ano ba yung ibig sabihin nun. Amen po ba? Kasi ang Holy Spirit po ang nakakaalam doon. Kaya yun ang gustong sabihin po ni Apostle Paul sa kanila, dahil ang akala nila yung speaking tongues na yun na yung pinaka-greatest, pinaka-importante na bagay na yung speaking in tongues, kaya ang gulo-gulo yung kanilang order of worship nila. Kaya iyon po na isang sinasabi ni Apostle Paul sa kanila na dapat po ay ang love is greater than, kagaya nitong speaking in tongues na sinabi nito, yung love is greater than prophecy. Sabihin mo sa katabi mo, prophecy. Ayan. Alam po natin yung prophecy, ito po yung inspired na declaration ng divine will of divine will or yung purpose. The time po nila noon, ang mga prophets, sila po yung pinaka-spokesperson ng Diyos. Ang Diyos, kausap niya itong mga propeta, ang propeta ang makipag-usap sa kanila. At yung worship po nila, mayroong time na talagang magpa-prophesy. Mayroong adadagay agsao. Yeah, about iti sao ni Apo Diyos. Yeah, about para iti future. Sa atin po, sa ating worship din po, mayroon po yung time din na mayroong yung gagamitin ng Panginoon, mayroong prophesy na mayroong magpa-prophesy sa atin. At yun po ay move po ng Holy Spirit yon. Pero sa kanila kasi, pag mayroong nag-prophesy naman, wow, gusto ko yun. Gusto ko yun. Parang gusto niya rin. Kasi kahit may gift siya, parang naiingit din siya doon. So sabi ito, love is greater than speaking in tongues. Love is greater than prophecy. Love is greater than understanding all mysteries. Yeah? Maawatan da amin nga ano ba yung mga iba't ibang mga mysteries. Love is greater than knowledge. Sabihin mo sa tabi mo, knowledge. About sa mga informations. Sabi ko kanina, mga Greek po, ay ang dami po mga Greek philosophers sa kanila. Bilib na bilib sila. Kahit sa debate, nandoon yung plaza, doon sila nagdidebate. Kahit isang araw, nandoon silang umuupo para lang, gusto nga nilang mas mataas pa. Talunin pa yung kalaban niya. Kahit apakan nila. Para lang talagang maipakita na sila ay mas marunong, maraming kaalaman. Ganun po yung mga pinagagawa nila. Kaya sabi ni Apostle Paul sa kanila, love is greater than knowledge. Love is greater than faith that can move mountains. Love is greater than giving all possessions to feed the poor. Extravagant giving ito, mga kapatid. Na sa kanila, kaya nilang isacrifice lahat. Yeah? Lahat yung mga possessions nila, ari-arian nila, para ibigay sa mga mahihirap, pero iba po yung motive nila. Para magkaroon lang ng pangalan. Para lang maitaas. Kaya sinasabi niya Apostle Paul sa kanila, ang love, ang pagmamahal ay mas pa o higit pa yan. Kahit ibinta mo lahat ang mga possessions mo. Pero iba rin pala ang motibo. Hindi naman pala pagmamahal sa mahihirap. Gusto lang niya na, wow, agasem mat ni Dave, inla ko na amin nga balbalay na. Siyempre, no, si Dave mat yung purpose, bakit niya ibininta? Para umangat. Higitan pa si Andy. Kung si Andy nagbigay ng 1 million, si Dave ibinigay yung lahat-lahat yung million-million niya para lang magkaroon ng pangalan. Ano pa? Surrendering body to be burned. Ito yung martyrdom for Christ. Kaya nilang isacrifice yung buhay nila na kahit maging martyr sila.
para lang umangat. Diba yung mga practices nga nila, nasabi natin, meron silang mga gods. Yung practice nila doon, pati sa Old Testament times, kahit yung mga firstborn na panganay nila, isacrifice nilang mamatay sa altar eh. Doon sa kanilang alang-alang sa pangalan ng kanilang gods. Sa kanila naman, itong mga taong ito, Corinthians, kahit isacrifice pa nila yung buhay nila, para lang maiangat sila. Pero iba rin pala yung motibo. Kaya sabi ni Apostle Paul sa kanila, love is greater than niya, surrendering body to be burned. So sinasabi niya na itong mga bagay-bagay na ito, itong love ay mas higit pa dito sa mga pitong bagay na sinabi niya dito sa verses 1 to 3 na ito. Amen po ba? Amen. So dito po sa verses 4 to 7 na ito, mababasa po natin yung love does and love does not. Nahulog na yung salamin ko, yung isa. Pinapalit ko kay Sister Grail yung frame kasi nasira eh. Pero nahuhulog naman, pero at least mas madaling maibalik. Yun lang, sabi yun, parang simple lang ito, pero 3-5 ito eh. Ngayon uli, 2-5 uli yung frame lang. Kaya, mahal. So ito po yung love does, walk and patience. Sabihin nyo nga, patience. Sa other version po, ito po yung long-suffering o yung forbearance na ito. Kuna tayo ngayon nga niya, panagtipil. O diyan kuna tayo nga pag-titimpi ko ma. Ito yung capacity to endure or diyan kuna tayo to endure pain or hardships. Sa mga Corinthians, talagang very impatient po sila. Kunting bagay lang, talagang awanon, awanti anos da. Tignan mo yung katabi mo kung adaanos namot lang. Kami pong mag-asawa, tinitingnan ko yung si Mrs., talagang mahaba-haba yung patience niya. Sa akin, haba lang. Siya, mahaba-haba. So sa 25 years, ngayong taon po, it's our silver wedding anniversary, ay 25 years naming pagsasama, nakikita ko na siya ay mahaba-haba yung patience niya. Ako, haba lang. Pero ang dami ko rin natutunan sa kanya. Kaya nga, kung i-rate ko lang yung aking patience ay from 1 to 10, nandoon naman sa at least 5 papunta sa 6. Hindi nandoon sa 3 pababa. At ito po yung love does walk in patience. Ada ko madi ko na tayo mat nga kinaanos kada tayo. Amen. Hindi lang po yon na love does walk in kindness. Sabihin mo, kindness. Ito pong si King David na ito ay alam po natin na siya po yung sumunod na naging hari, pangalawang hari ng Israel. Siya pong pumalit kay King Saul. At sabi niya, mayroon pa bang pamilyang natitira sa sambahayan ni Jonathan? Alam po natin si Jonathan, ito po yung anak ni King Saul, best friend ni King David. At si David na ito, siya po ay dating sundalo ni King Saul. Very loyal po na sundalo ni King Saul itong si David. Pero naging jealous po itong si King Saul sa kanya, kaya ilang beses niyang gustong patayin sa walang kadahilanan. Kaya nagtatago po siya sa mga caves, nagpakita pa sa mga Philistines na parang baliw para hindi lang siya galawin, kung ano-ano na. Yung price niyang dapat nung pinatay niya si Goliath ay naibigay sana yung Mikal na kanyang anak ni King Saul ay ibinigay sa iba. Yung kanyang anak na si Mikal na ito. So, ang daming mga bagay na hindi magandang ginawa ni King Saul sa kanya, pero ito po pinatay ng Philistines itong si Saul, pati itong si Jonathan at hindi po siya naghiganti. Nung time na naging hari na siya, ito na sa yung time na gaganti siya. Gusto, pwede siguro sabi niya, ito na, patayin lahat yung mga descendants sa sambahayan ni King Saul. Hindi. Pero nagpakita pa rin siya ng kindness niya sa sambahayan ni Haring Saul. Kaya tinanong niya, mayroon pa bang natitira? Mayroon pong isang disabled na yung anak ni Jonathan.
si Mephibosheth. Pinakitaan pa rin po niya ng kindness itong pamilya ni Saul na ito. Amen. Ako po, natis din po ako ngayong week eh. Kasi nung Monday, pag uwi ko, nung hapon, sabi ng Glidel, ng anak ko ay, siyempre, kapitbahay namin, nagre-reklamo daw, tanggalin daw, ilipat daw namin yung unggoy kasi sinira daw niya yung salamin. At hinihila daw yung kumot daw nila. Kung ano yung masinasabi. Pero nung umuwi ako, nag-iisip ako, hindi naman pwedeng magawa yung unggoy yun. Kasi nakikita ko, doon sa second floor, doon kami nakatira. At talagang si Fike ang naglagay doon. Yun ang pinakamagandang space kung saan niya nilagay yung unggoy. Yung unggoy, hindi makaabot doon sa bintana. At hindi niya pwedeng masira rin yung salamin. Dahil alam ko, yung mga apo kasi niya ay kinukulit nila yung unggoy. Siyempre yung unggoy, yeah! Ginaganon din nila. Tapos kumukuha rin sila ng kahoy. Ayun, yeah, durdurun na, yatawa da. Kaya mas, mababasag yung bintana. Kaya alam ko na hindi unggoy ang sumira, yung apo niya. Eh, wala ako that time eh. And after that part, hindi naman niya pwedeng mahatak din yung kumot. Kaya nag-iisip ako nung gabi, pinaprocess ko sa isip ko, sabi ko, maganda na lang, tapan ko na lang yung bintana nila para wala nang, hindi na magkukomplain. Kasi yung bintana nga nila, nagkakalat pa sila, doon sa ng tubig, naging basurahan na, tinatapon. Kasi iniisip ko, para magreklamo siya, pupunta sa akin, bakit ko sinarhan yung bintana nila, meron akong rason na sabihin, nag-encroach ka naman sa boundary ko. Kasi sinagad mo naman yung bahay mo, bakit naglagay ka pa ng bintana mo? Eh, 10 inches yung encroachment mo sa property ko. Pwede kong sabihin sa kanya, iniisip ko, pero sabi ko, kinaaway niya nga yung kapitbahay namin, hindi na sila in good terms, sasama pa ako. Kaya ang ginawa ko na lang, sabi ko sa mga bata, walisan nyo na yung mga kalat na yan, para kasi wala na, nung kinabukasan, wala nga po siya, nagtrabaho. Walisin nyo yung mga kalat na yan, mga basura. At ang ginawa ko na lang doon, kalahating araw na gumawa ako ng division ng unggoy doon sa bintana nila. Para hindi na yung unggoy, hindi na makasilip doon sa bintana, yung mga bata, hindi na nila makita yung unggoy. At ang isa pa doon, at least hindi pa matakpan yung bintana nila. At least mayroon pang light. Ako po, hindi ko sinagad kasi yung bahay namin. At least para may bintana rin kami, may space pa eh. Pero sa akin yung space na yon, sa amin. At least, para kinabukasan, i-observe ko na, nagsisilip na yung mga bata. Wala na yung unggoy, wala nang silip, hindi na makasilip yung unggoy. Hindi na makakita yung unggoy doon sa kanila. Ang ginawa ko doon sa bintana nila, may silikon naman kami, mayroon yung salamin kasi nahulog, idinikit ko, inayos ko, nilagyan ko ng silikon. So instead na yung asar ko noon natakpan na lang, at least nabago naman, nag-iba yung isip ko, kaya inobserve ko na, at least wala nang problema. Hindi na ako inaway ng aking kapitbahay, inoobserve ko na every morning, yung mga bata na, hindi mo na maririnig na palaging kinukulit yung unggoy. Inaasar na yung unggoy. So hindi pa ako nasama na hindi na in good terms sa kapitbahay. So at least okay na. Kinabukasan uli, bago ako pumunta sa cell ni na Ivan, nakamotor ako, ay may pinuntahan ako, may gusto kong overtaken. Alam ko, police kasi naka-uniform na police eh. Sa side naman na left, mayroong mga sasakyan, kaya mag-overtake sana ako, siyempre 3 meters naman yan, medyo malaking space. Pero itong overtaken ko, gumaganon. Sabi ko, aba, lasing ba itong police? Di kaya mamaya, naisip uli ako, punta ako sa kanan, ganun uli, gumanon. O baka puyat. Kaya, pangalawang bisis na mag-overtake ako, ganun din. Kaya medyo maaasar na ako. Kaya medyo naglaylo na lang ako, pinabayaan ko na lang na mauna, maya-maya, instead na pa-left, diri-diritso sa kanan. Sumimplang na doon. So nalagpasan ko, pabayaan ko na sana, pero nakita ko, naawa ako, yung asar ko, naawa rin ako dahil nakita ko yung motor, pinabaliktad, nadaganan pa yung paa. Hindi naman kaagad-agad na tumayo eh.
Para bang alam niyang may nakakita, pasimple na tumayo, pero hindi. Kaya binaba ko na yung motor, ay pinarada ko yung motor, tinulungan ko na itinayo yung motor niya. Sabihin ko sa kanya, "Sir, okay ka ba? Okay?" Para malaman ko rin kung lasing o hindi. Pero hindi naman lasing. Okay. Okay na hindi okay. Makita, nasaktan eh. Naano yung paa. Sira na yung side mirror niya. Pati yung may isang sasakyan din, tinulungan din namin. Maya-maya, simple sa isip ko, sabihin ko sa kanya, "Sir, ubertik ako masigakit, agsala-sala yung motor mo. Makita nga ko, sabihin ko sana, baka naalam ko na ngang nasaktan, sabihin ko pa yon." Kaya pinabayaan ko na lang. After 20 minutes, bumalik ako, nandudun pa rin na nakaano yung motor niya. Pero yung nga, sabi ko, yung asar ko ay napalitan din ng awa. At yung nga, ang dami nating bagay na na-experience dito sa mundong ito para ma-produce pa sa atin yung patience at saka yung kindness natin sa ibang tao. Amen po ba? So dito po sa love does not, sabi niya dito, love does not envy. Sa other version, ginamit yung word na jealous. Love does not envy people. Love does not boast or brag about itself. Love does not proud or arrogant itself over others. Love does not dishonor others. Love does not self-seeking. Love does not easily angered or not provoke. Love does not keep record of others' sin. Baka mayroon pang sa inyong ganito. Sa mga mag-asawa, baka ililis tayo pa lang uray no 20 years ago na. Nandoon pa sa listahan ninyo. Kastudyin na ramid mo. Nandoon pa sa baol ninyo. Hello. Love does not enjoy people's failures. Sabi dito, yung love does rejoice in truth, always trust, always hope, always persevere. Love never gives up. So ito po mga kapatid na bago po ako magtatapos po dito, alam natin ang Panginoon ay bakit sinulat ito ni Apostle Paul sa kanila, itong church na ito, dahil sila nga ay talagang self-seeking sila. Naiinggit sila pag mayroong nabibless na kapwa nila. Naiinggit sila sa mukha ng kapwa nila. Na hindi sila masaya sa mukha nila. Hindi sila masaya sa kung anong meron na sila. Tingnan nyo yung katabi ninyo nga, yung mukha niya. Iniinggitan mo ba yung ilong niya? Original yung sayo. Pero, yung iba nga, gusto niyang magbago yung mukha, nasira na tuloy yung mukha. Kaya kung ang ilong mo ay flat, magpasalamat ka. Hello? Mahirap papasok yung tubig. Amen. Kung anong meron ka, iyan ang ikaw yung original. Wala kang kaparehas. Huwag mong inggitan. Ganun po itong mga Corinthian church. Kung anong meron, naiinggit sila. Kung anong gift yung tao, naiinggit sila. Pero ang gusto pong ituro ng Panginoon dito, ang ating Panginoong Jesucristo, kahit siya pa ang King of Kings in the Lord of Lords, ay talagang nag-humble po siya. Pumunta siya dito para hindi pag-servant ng mga tao, para mag-serve sa mga tao. Talagang yung mga lahat ng ginagawa niya para hindi siya maitaas, hindi siya yung maitaas, kundi yung nagsugo sa kanya. Amen. Alam po natin mga kapatid na ang Diyos ay minahal niya tayo. God is love. Amen. At ang Diyos ay gusto niya na mahalin natin siya. With all our heart, with all our soul, and with all our mind. At hindi po natin magagawa ang magmahal sa ibang tao kung hindi natin inayos muna yung vertical relationship natin sa Kanya. Amen. Kaya po yung first Sunday natin about yung hinahanap ng Panginoon about yung first love natin sa Kanya.
Kaya po, pag naayos natin yung vertical relationship natin sa Kanya, maayos din po natin yung horizontal relationship din natin sa ibang tao. Kahit yung katabi mo, kapamilya mo, kapitbahay mo, parang difficult people, mahirap mahalin ang mga yan, magagawa natin sa tulong ng Panginoon. Amen. Yung it's about itong agape love na ito. Pwede bang tayong lahat ay tumayo, mga kapatid? Doon po sa John chapter 13 verses 34 and 35 na bago po huliin ang ating Panginoon, sinabi niya sa kanyang mga disciples na a new command I gave you. Dahil itong kanyang mga disciples ay sila po ay talagang gusto nila kung sino ba ang greatest sa kanila. Sa kanilang 12 na disciples. Bawat isa gusto nila yung pinakauna. Ayaw nila yung nandoon sa panghuli. Kaya sabi ni Jesus Christ sa kanila na, a new command I gave you, love one another as I have loved you. So you must love one another. At sabi niya, by this, all men will know that you are my disciples if you love one another. Ito po ang gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid, na kung minsan hindi natin maintindihan yung mga tao, hindi mo naintindihan yung kapamilya mo o yung kapitbahay mo o yung mga tao dito sa church na ito. Pero ang gusto ng Panginoon na mahalin natin sila. Itong agape love ay maibigay din natin sa kanila. Amen. Amen po ba? Bakit po tayo sabi natin, yung vision natin dito sa church ay mag-evangelize tayo. Pero yung dapat yung main purpose natin, bakit natin ibinabahagi ang salita ng Panginoon? Dahil mahal mo yung tao na yon. Ayaw mo siyang mapahamak. Amen po ba? So pwede bang sa ulas na ito, mga kapatid, kahit sa kunting minuto lang, mag-meditate po tayo. Ano pa ba yung mga bagay-bagay? Ang hirap ba nating magmahal? Dahil asar na asar ka na sa tao na yan, dahil may ginawa sa iyo yung tao na yan. Pero ito po kung ano yung gustong sabihin ni Apostle Paul dito sa Corinthian Church na itong dapat nandoon sa kanila yung agape love. At kung meron man tayong iba't ibang mga kaloob na ibinigay din ng Diyos, hindi para sa iyo yan, para sa body of Christ yan. Hindi para sa ikaw ay maitaas. Gustong gamitin ng Panginoon para itaas mo siya. Hindi ikaw ang maitaas. Amen po ba? Pwede bang kahit sa konting minuto lang nag-meditate tayo, sabihin natin sa Panginoon na, Lord, tulungan mo ako na kahit mahirap na man na mahalin ang mga difficult people, pero tulungan mo po ako para maibigay ko rin itong agape love sa kanila. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat sa umagang ito. Tulungan mo po bawat isa sa amin. Kami nagpapasalamat dito sa bagay-bagay na aming natututunan na yung salita na si Apostle Paul ay talagang kahit naging matandang binata siya, binigay niya yung kanyang buhay para mag-serve sa iyo. Naging blessing din sa mga iba't ibang mga iglesia, iba't ibang mga churches na kahit naka-experience pa siya ng mga persecution sa kanyang buhay, ay talagang hindi niya ginantihan itong mga persecutor niya, kundi pinakita pa rin niya yung pagmamahal na ibinigay mo rin sa kanya. Tulungan mo rin po bawat isa sa amin na kung minsan daming mga tao rin na kami po ay kanilang sinaktan, na kung minsan gusto namin gumanti rin sa kanila, patulungan mo po kami, Panginoon, na matuto kaming magpatawad at magmahal din bawat isa. Dito rin po sa aming church, Panginoon, na dapat nandito rin po yung pagmamahalan namin ng bawat isa. Kung mayroon man nagkulang, nagkamali, nagkasala sa amin, matuto po kaming magpatawad at ito po mayroon pong pagmamahalan bawat isa sa amin. Nandito po yung pagtutulungan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Oh, salamat sa umagang ito, Panginoon, na ikaw po ang magbibless bawat ama, ina, mga kabataan, mga magulang,
pati rin po sa kanilang nandoon sa kanilang mga bahay-bahay. Saan man sila, Panginoon, na nakikipag-engage dito sa simba namin ngayong umaga na ito. Tulungan mo po bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat muli sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise God from home, all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tiyatamang, iso nga nada kada tayo. Kaya't kastama ti may kadwa nga persona, ti parabor na, patuloy nga mada kada tayo. Kaya't ti may katlo nga persona, ti Espiritu Santo, iso ka di man nang titumulong, mangidalan kada tayo. Iti da ito nga makalawas, kat amin nga anak niya po Diyos, kunada iti, amen. Magandang umaga po bawat isa sa atin. So, God bless po. For the first time in GDLF history, Mighty Women will gather together virtually for the Women's Conference this year. We know that you are all ready and excited to register. Registration is just a few clicks away, so just follow these simple steps. Number 1, go to the website of GDLF Philippines. Number 2, create an account or sign up. You may also log in using your Facebook or Google account. Of course, do not forget to input your full name, church name, contact number, email address, and nominate your own password. Whether it is your first time or second time to register in the GDLF Philippines website, please take note that you will be asked if you are a pastor's wife, primary leader, cell leader, or others upon registration. This is for us to provide you with the level of access that you will be having on the day of the conference. The site will then ask you to verify your account by sending an email to your registered email address. Lastly, when you have completed these steps, you will already see the watch stream button. You will be receiving an email confirming your registration. That's all that it would take for you to have access to the online sessions happening on March 18 to 20, 2021. Make sure that every woman in your family, workplace, church, and network registers. Again, let us break history as we gather virtually. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now the stuff is for real, you will never let go, never let go. Oh, it's more than just words, love beyond my control, out of control. What's up? This is real love, this is real love. Yeah.
into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. One, two, three.